Nationals. Yan. Ayan. Best of two tayo sa last series natin, Execration vs. Alpha Esports. Sumahan nyo kami, kami magiging cancer caster nyo for today. This is Philatch. Together with the cancer JB. Mga kaibigan. Kaka-cancer ko lang kanina, sarap. Sorry. Kaka-cancer ko lang hindi kanina, sarap. Cancer ngayon. May nabasa ata ako, hindi ko alam kung ano yung nabasa ko. Kasi ang sarap mga cancer, sarap. Nababatrip yung mid lane namin kanina. Ba't daw ako nag-post 5-pack? Ayun, mas may item minsan lang manood ng tamang usapan na wala pa. Eh kung gusto nyo pong mapanood ng tamang usapan, araw-araw po yan. Mag-download po kayo ng Kumu. Tama. Yan, tapos everyday yan. 3 to 4 to 5 p.m. 4 to 5 p.m. pala. Monday and oo, Tuesday. Oo, except yes. Monday and Tuesday. Yep. Patalinuhan naman, 3 tama. O'clock. 2 to 3. Ang patalinuhan, except everyday Monday except Monday and Tuesday din. And then isumbong mo kay Kuti. PC. Which is 8 to 9 everyday except Wednesday and Thursday. And Thursday. So, kung gusto nyo manood lagi ng tamang usapan, and ang host dyan, yan, si JB, si Casey, tsaka si Dayanara. Yung shows, na, yung sa Facebook kasi, isang beses sa isang buwan lang natin yung ginagawa. Pero araw-araw yung show. Kaya kung gusto nyo manood and magtanong dyan, yung mga topics din na gusto nyo itanong regarding dun sa mga topic. Pwede. Yan. Kasi nakita ko, yun yung bumalandra sa akin na ano eh. Ayun, minsan lang manood ng tamang usapan na wala pa, sabi ni Jaden Elizalde. Oh, eh, alam mo na. Alam mo na ngayon. I-download mo yung Kumu app, search for Lupon WXC. Galing mo, Jaden pa din siya. Okay. Wala na ngayon. Jaden ka pa din. Loyal ah. Ganun lang po. Eh, siyempre, download nyo na mga kaibigan para makita nyo kung gaano kapangit mag-predict yung dalawang yun. Wala pinagbigyan ko na eh. Pinagbigyan ko na. For score ko, 9 si Dayan, 8 si Casey. Oo. Naging 5-10, tapos 5-11. Tapos ngayon, ang parang score... Parang ko yun ah. Ang score ngayon, 14, 11, tsaka 12. Ano ba yun? Pinagbigyan ko lang naman kayo. Gusto nyo pang manalo. Mang kasi pagtapos daw ng ano, pagtapos daw ng ano, pagtapos ng buwan, meron daw something. Hindi na ako maniniwala dyan. Mga something na yan. Hindi, may palakpak kay Mau. May palakpak kay Mau. Ay, hindi kung galing kay Mau, meron talaga yan. Kaya ma, meron yan. Pag sinabi ni Mau na, pag manalo-matalo, may 500 ka. O, DG. DG. Palaban. Palaban ngayon. Palaban ngayon. Sali ako. Sali ako bukas. Hindi, na-micro lang ako ni Daddy Aiden eh. Sa bato-bato fix. Oo. Bato, yun literal, bato na naging pako pa, naging gunting pa. Pagka ganun eh. Nung nang ibaba yung kanya, biglang gumanon. Tumubo, may tumubo. Oo. Tinubuan lang na sungay. Na-micro ko eh. Na-demonyo lang. Pero tignan natin kung sinong madedemonyo dito ngayon sa ating game number 1 in the best of 2 series between XE and Alpha Esports. Yesterday, XE Creation, sa kasamaan palad, na 2-0 sila ng Reckoning. Ang gandang kwento nun. Ngayon, Reckoning din. Nag-2-0 ngayon. Nag-2-0. Kanina, sa ano? Dito, sa Alpha Esports. Pangbaragan eh, no? Pangbaragan din yung Reckoning sa ngayon eh. Well, tignan natin kung gagana nga doon itong si Ken at si Rupi Dotes or si Mars. Well, ito na. May lumusot. Execration picked out that Io of Palos. Ito na naman tayo sa Io. Oh. Elder Titan Post 5. Eh, Elder Titan Post 5 yan. Kasi... Hindi, mahirapan sila mag-Elder Titan dyan. Walang control units eh. Walang summon units eh. Kung kabila. Feeling ko Bloodseeker offlane. Cinco Death Prophet, tapos Pangulier, ano, Pangulier na 4, Monkey King mid, Io Carry. Tapos last hero niya ito, Nando, ano, yung pick nila, mga Tide Hunter, pwedeng Mars, o kaya Pango ni Nando, pwede na yan. Pango ni Nando, pwede din. Tapos last hero ni, ano, last pick ni BDC, Shadow Shaman, mga ganun. Ay, hindi, wala nang Shadow Shaman. Ganda saan yung Shadow Shaman pick dyan eh. Mm-hmm. Sa kabila naman, yun pala, Mars. Hindi ko, Mars hindi ni Homer. Hindi ko kasi nakikita nag-ayo si RR. So, labong isinko nila to. Salo, hindi, si BDC marunong. Post 4, oh, BDC yan. Pero sayang eh. Palos yan. Kay Palos yan. Matic yan. Tingin ko. Tsaka si Palos kasi nag-ayo carry talaga siya. Mm-hmm. Which is one of his tawag dito. Weapons. Talaga. Hindi naman yung anong tawag dito na mataas yung win rate pero decent. Decent naman siya gumamit, 'di ba? And malakas din kasi yung comeback potential ng isang IO. So true. Once makuha niya lang yung kanyang Domi Aghanim's level 20. Yan. Shumble yan. Basta right before mag 20 minutes. Right before mag 15 minutes, hawak niya na yung Ags. Pwede na.
Tapos para yun, pag 20 minutes doon na siya magiging yeah. ano, magiging dominante. Hindi 20 minutes, level 20. Ah, level 20 'yon, 'yon. Hindi kumbaga madali, mabilis na 'yung ano niya, 'yung progression niya. Pag kasi 15 minutes na kumuha na 'yung Aghanim's Maw, you can farm will. So 20 minutes onwards, timing mo na 'yon. Kasi ang pang team fight mo doon is 'yung spirits. Spirits diba? Na lang, oh. And infinite na kasi 'yun, hindi na kasi siya mababasa. Tapos kapitan niya lang dito si Monkey King, no problem na 'yan. Parehas pa sila magbe-benefit sa regeneration na pwedeng meron dito ang isang ayo. Tama. Pero sino nga bang ibabang dito ng Alpha Esports? They believe that mid lane ang ulang nila. Mm. Pero feeling ko ano 'to eh. Nando off lane binaban. Sabagay, pwede kasi ng ano, Void Spirit off. Pwede kasi ng Pango. Iniisip ko kasi kung yung blood, pwede kasing mag-blood seeker dito yung ano eh. Yung X. Kung may pango ni BDC. Kung pwede. Pango si magbabango 4. 5 ano na to, 5 Death Prophet. Ganun na yung 5 Death Prophet. Malakas naman ang 5 Death Prophet eh. Lalo na sa ganyang skill set, Shadow Demon. Radiant tapos ang katapat mo yung Death Prophet. Ang gawin mong build dyan, Silence, 1-4-1. Hindi makakaan yan. Hindi makakapalag yan. Or... since DOT, DPS DOT yung ano, Shadow Demon, pwede mong gawin dyan is 114. Hindi, yung sinasabi ang makakatapat kasi ng Exe dyan mamaya, Mars tsaka Taskar, which is sobrang lakas ng isang Death Prophet. Kahit naman mag-snowball dito si Taskar, meron ka pa rin namang makukuha. Di ba? May malinits ka pa rin. Minumabas na ulo. Di ba delikado yun? Oo, easy ka lang. Mahirap na eh, mahirap na. Buti na malinaw. Pero Ember Spirit ban here by Alpha Esports. Radiant's pick. Storm Spirit. Pwede. Okay. Storm Spirit here is one of the great hero. Lalong-lalo na walang initial stun ang execration. Uh-huh. Hindi naman nila ipang piprimera ang Boundless Strike. Eh. Not unless ready yung lahat. Pero magko-commit ka ba ng everything just for the Storm Spirit? I doubt, bro. I doubt. Well, sino nga bang magiging last pick ng execration? Lion. Mid nga ata ko lang nila. Nagbaban din sila dito ng ano eh. Mga ayaw nilang mid laner eh. Hindi ko sure kung ano bang gagawin dito ng X eh. Lion. Okay, Lion dito. Lion para kahit paano five. Meron silang ano. Hey, Lion post 4. Lion post 4, pwede yan. Tapos offlane na nila yun. Pango na yung gagawin. Pero parang hindi ko kasi ano si Nando na gumagamit ng ano eh. Ng Pangolier. Lately. Hindi ko nakita. Yung mga offlaner niya, yung mga tanky and ano lang eh. Yung hindi ganun... hindi ganun kataas yung mechanics. Si Yowei kasi. Nag-MK ba si Yowei? Pwede naman eh. Pwede naman. MK mid. Pwede pero naman, hindi, MK mas mid. Nakikita ko kasi sa kanya, si Death Prophet. Kaya hindi ko din masabi kung imi-mid ba talaga nila dito yung DP or what, anong lane ba niya, anong role ba niya. Or, oo, no, pwede diba? Kasing Death Prophet mid. Eh, ganda na naging Storm. Palos Monkey King. Palos Monkey King. B, tapos Nando Pangolier, BDC ano, and then last pick sila ng support. Mm, pwedeng ganun. Sayang yung alam, last daming, pick. Daming pwedeng gawin dito. But Centaur ni Nando. So, nga, BDC ano nga to? BDC, yeah, BDC Pangolier. Bango. Palos, and then, di ba? Sabi sa'yo eh. Mas ma... Ah! Post 5 Monkey King! Who would have thought? Who would have thought, mga kaibigan? Hindi, pwede naman. Hindi, ibig sabihin, sa lineup, who would have thought that they're going to pick this Monkey King as the post 5? Diba? And, wala naman. Pumama lang tayo dun sa Pangolier din na si BD. Pango tsaka sa Death Prophet. No. Ang iniisip ko kasi, mag-go offlane na Monkey King, kukuha sila ng 5 for RR. Mm. Pero pwede nga to, and siguro kaya ang tagal nila. Okay lang din. Kasi, magkasama naman sa lane is yung Monkey King and Ayo. Si Ayo. Yep. So, ang mangyayari dito, si RR yung parang primera ngayon mo. Hindi siya magpa-priority ng last hits. 'Di ba? Pero at least may kakapitan si Palos para makatulong sa mobility niya and especially to get these last hits. 'Di ba? Teka, ang pangit. Hindi, pwede. Parang iniisip ko. Pag nasa puno si Monkey King at nag-tether si Ayo, stun si RR. 'Yun lang. Yun lang. Kaya ako nasabing pangit. So, pwede nilang gawin pagkatalo ni Monkey King saka magdadive ngayon si Ayo. Saka siya kakapit. Diba? Pwedeng ganun maging timing but it's gonna be too complicated. Masyadong complex para sa... Ang ano kasi... initiation. Okay. Hindi ito magjijingo. Ang gagawin ito boundless. Is more on Boundless Strike and Primal Spring. Diba? Pero syempre, pag may Primal Spring, magkakaroon ka ng 3 dance. O kaya, hindi.
Pwede kasi siguro level 1 na ano. Tingnan natin, ha? Tingnan natin. Medyo kasi nakakita na ako support position 4. Ano talaga three dance talaga una diyan. Primal Spring lang. Pero bago lahat, pakilala muna natin ang mga players. For the side of Vexay, we've got RR. Sa kanyang MK Post 5, Nando and Centauro Runner, Yoe sa kanyang Death Prophet, BDC sa kanyang Pango at Palos sa kanyang Ayo. Tinanggal lang ka ng internet, Barlo. Kulit mo, baka makabasag. Ayan, TCM Marne. Ayan. Okay. So, ayan, ganyan ka kulit yung mga tropa natin. Alpha and XC. And for the side of Alpha Esports, H-God sa kanyang Mars, Titania for his Weaver, Godfather sa kanyang Tusk, Cox for Storm Spirit, and Aliyah sa kanyang Shadow Demon. Yan. Pero parang mas gusto ko yung lineup ng ano rito, ng Alpha. Kasi doon sa draft, di ba, nauna kasing nag-open yung ano eh, yung Alpha Esports nung lima nila eh, di ba? And then, tinatry nating kunin kung ano yung timpla ng X. Oo, nung timpla ng lineup nung X. Eh. So, for this one, I think mas kasi syempre, ako naman, ano ako eh, ang tawag doon, parang minimalist, parang the simpler the better. And if you look at Alpha Esports draft, mas madaling i-execute, 'di ba? Meron kang common na position 4 na Shadow Demon na may pangsira ng equilibrium, mayroong pang spam ng skill nang hindi naaapektuhan yung equilibrium, 'di ba? No, Weaver na magpa-farm, Mars na tanky initiator, 'di ba? You have the Storm Spirit na ganun din, once it hits the proper level at around 8 or to 10, siguro 8 or 11. Basta before mag 10 minute mark dapat meron din. May mga malev na 'yan para masabayan mo yung ano, yung catapult timing. Dadayo na 'yan, konsan-san. Same as Tusk, 'di ba? Na kahit position 5 'yan, kayang gawin yung gampanan yung trabaho nila. Mag level 2 lang dito si Tusk or at least level 3, meron na siyang kill potential together with his core, which is itong ang si Ayo or si Weaver. Diba? 'Yan ang gagawin nila diyan. Okay. 'Di ba? So diba? Ganun lang, na parang ang primera dito is si RR, pero si Palos pa rin yung nagsisecure nung ano. Kung makakailangan mo lang ng makakapitan. Yung ano, ako din sa ano, nahin na nakakapitan ako. Ako po. Kailangan mo talaga may kakapitan, masakit tuhod mo. Oo. Hindi nga ako makakit ng double deck. Yun lang. Baka makakil BJ ka. Oo nga. Hindi, nandun ako sa taas eh. Paano ako makikill BJ? Oh, yun si na. Kill BJ nasa baba, di ba? Pag ikaw nalaglag mula sa taas. Hindi nga ako makakit. Sarap paano si ako malalaglag? Ka. Kung may magiging sponsor ng double deck na elevator, pwede. Pagka nag-struggle ka paket, doon ka makikill BJ. Yun. Yun talaga, di ba? Pero ngayon, si Palos naman, good sustain nga dito kahit naman papano. And wala, magsusurvive siya dito sa main lane na ito. Though wala silang pang, di ba? Siguro winish nila, sana abado na lang kinuha natin. O kaya ano? Dahil sa tingin ko kung ano, Grimstroke sa ano. O pwede Abaddon dun sa side ng X. Pero I think kung may Grimstroke din dito yung ano, yung Alpha, mas malakas eh. So din yung lineup niyan. Pero diba, support okay. Ang gusto nilang unahin. RR, well kasi yun naman talaga yung mangyayari. But Titania getting that first blood on to BDC. Ayun na nga. Hindi ko alam kung ano nangyari dun. Siguro, ano bang sino ba kasama nito? Ni Jethro. Eh. Ah, Taskar. Oh, ayun. Ang kill potential niyan. Of course, meron ng ano yan eh. Naka... First ano yan? First third skill. Tag team. Oh, tag team ang una. Hindi ito ng isang task. Tapos may germinate attack. So slow is out of the question. Pwedeng-pwede talagang ma-experience yan nung top laners natin from the side of Exe. All they need to do now is to be stable. Pero this happened once again. Nando falls down. Nung akala ko si Jethro, si Titania pa yung nabigyan doon. Hindi. Yung pala mali yung tingin ko. Nagulta ko 2-0. No po, 2-0 nga para sa Alpha Esports. And the leaning of Execration is not going well for them. Pero siguro kailangan lang din nila ditong maging ano, maging, gano'n sabi ko, maging stable kahit naman napapatayan sila early on. They do have the comeback potential, which is itong si Ayo. Once ma-hit niya yung mark niya, he can somewhat punish the other side. Pero Titania was taken down. Yun lang. That okay. Stuns and siguro yung swashbuckle, hindi lang natin napansin. Pero I think nahagip siya ni Nando siguro doon ng ano, hoof stomp and maybe a double edge. So, siguro. Pero Monkey King will be chased down by Mars together with Aliyah. Ito na, may boundless tech na ready. And RR naman, mga kaibigan, manlalambot. Tinago na nga siya dito nitong si Aliyah. There could be a kill, but the setup onto the Spear of Mars won't be utilized by H-God kasi
namamaga siya sa normal attacks ni Palos. Yun lang. Diba? Ayun yung sinasabi ko kanina. Ang gagawin lang ni Palos dyan is kakapit siya for that extra movement speed, pero at the same time, si RR naman kumukuha ng, ano, ng, I mean, ng aharas. And then siya, focus lang siya ng last hit. So, siya yung buka backline ngayon, diba? Papuntahan ni RR. And then, pagdating dun sa mga ganun, kung if ever man napuputol, ang gagawin naman niya is kakapit lang ulit siya to sustain. And tingnan mo, antibay nung Monkey King dun sa, ano, dun, pero support pa yun, diba? Pero ang maganda rito is, sa side naman ng Alpha Esports, yun top lane naman is mas maganda yung control nila sa top lane. Unlike dito sa baba na, ano, dito wala namang kill potential eh. Hindi naman yep. Basta kayang patayin niya ng Monkey King. Or ng Spirit of Mars lang yan. Merong Shadow Demon Disruption. Pero dito, mas mataas yung kill potential ng, ano dito, Alpha. Ng Alpha. Yun talaga yung pinaka-capitalize nila ngayon. Though, ito namang si Nando did a great job. Kasi kinontrol niya yung pinul dito nitong si Godfather. Para at least, meron kabig dito si Nando. XP-wise and gold-wise, of course. Pero, hindi nag-connect yung balak sa may ibaba. And that would give time for RR and Palos to contest the bounty, which is hindi nila makukuha. Pero boundless strike lang naman. Wala lang, pero top lane. Patay ata si Nando, mga kaibigan. Though there's gonna be the swashbuckle to disarm itong si Titania, Nando will still fall. And Weaver, now getting 3 kills, would give him an advantage dito compared kay Ayo. I think dalawa na nga si... Dalawa si... ano doon, no? Si DJ. Ay, tama, tatlo kasi namatay pala siya kanina. But if you're going to look at the last 10 denies... Yung last hit dito ng Centaur, superior pa rin dito against, kay Weaver. Yes, against a Weaver. And well, given naman yun na range versus melee yun. So, para sa akin kasi, or I think, ano naman talaga, mas madali kasing mag-deny, pero dito sa bottom lane. Oh, it connected indeed. But RR might be alive in the rotation of PDZ. Pangayong napasama and Aaliyah taking RR down, but... Ayo will secure the kill and yun yung magpapaganda sa bottom lane naman dito ng Execration. Sa gitna. Wala, gitna. Sobrang ano eh. Sobrang passive. Pero Nando, patay na naman. Patay si Nando. Nadali na naman siya dito ni, ano, ni Titania. Gusto ko lang ano dun sa gitna. Nakita, ayun na yung sinasabi natin na yung damage and kaya kasing mag-sustain from the Boundless Strike Jingo Mastery. Basta nakapop yung Jingo Mastery, di ba? Kaya nabuhay si RR dun kanina. Tumagal. If ever man na ano, tatagal or patatagalin yung teamfight, andun si Palos na makakapag-sustain. Diba? Though, unfortunately, namatay dun yung Monkey King. Eh, sulit naman. Sulit yun kasi support lang yun. Tapos nakakuha pa ng kill. Itong si, ano, si Palos. So, mas mabilis sa makakapag-farm ng kanyang Domi. And at the same time, yung second item niya, which is yung Aghanim Scepter. Yup. Though, hindi naman din ganun kaganda na umikot nga si BDC sa bot. It freed up Centaur Warrunner on the top lane. That's why itong si Titania nakakuha nga din naman ng free kill sa may itaas. Solo lang si Nando. Gave them in po na nasa baba si BDC. Di siya makakabalik agad sa top to respond. So, yun. They took the chance. And... Titania now having that 4 kills. Kumbaga kahit ang baba ng last hits niya compared to actually nakakahabol na nga siya dito kay Ayo ngayon. Nako, 'di ba? Bukod pa meron pa siyang kills. So maganda 'yon para sa Weaver. Delikado pa ata yung ano dito, etong si Nando. Maganda rin dito, napoprotektahan ng Alpha yung jungle nila. Hindi masyado napapasok ni PDC, pero wait, dito, there's gonna be some swashbuckle disarm para dito kay tropa nating Taskar, pero Cox now TPing away, but with the boundless strike will stun these two. Papatay nila ngayon, mga kaibigan. Napasama yung rotation ng Storm Spirit together with Tusk. And that is a great kill and great commitment by Execration. And good timing din for Execration kasi kailangan na nilang yan to. Kailangan na nilang kunin yung mga stacks na ginawa nila dito. And si Yowie, napaganda rin yung rotation doon. Yung boundless strike yung nagpaganda doon sa teamfight na yun. Sakto-sakto. Tumama doon sa dalawa. Huwag lang aakyat si Yowie dyan sa, ano, sa Dark Jungle. Pag umakyat si Yowie dyan, may ispatan nyo yung... Direct ilan yung ano doon? Tig-isa lang, tig-isang stock. O, tig-isa. Ayan, o. Meron kasi sila dyan eh. Kapag nakita kasi ni Yowie yan, madali kasing makakuha yan. So... for Alpha, pwede silang maglagay pa ng isa and then 10 minutes kunin nila para dito kay Storm Spirit. Tapos tutulungan na lang siguro ni
Taskar. O kaya yung Shadow Demon. Ang ganda ng Chip Vista para dito sa Alpha, mga tropa. Pwede nilang bigay lang yan kay Mars or at least kay Tusk. It would give them some time. Pero Aaliyah, the master. Naku, ano, hindi. Kampi pala yan. Master kampi. Ano to, master stacker, mga kaibigan. Isa rin to sa mga ano eh. Lalo-lalo na Shadow Demon Hero niya. Ang dali mong stack yan. Dito, yan. Tapos atak sa kabila. Basic na basic ang pagpupul. Tama. Diba? Pero okay lang kahit dalawa. And then, diba? Ayan, yung sinasabi ko kanina. Kunin nila, and then, tsaka nila ibigay kay Storm Spirit. Since hindi naman ancient yan, kaya-kaya yan ng mga dalawang remnant. Static remnant, okay na yan. Basic plus, makakuha pa sila ng possible na malak na rin yung kanilang mga tier 1 item. Yapi, neutral items. And saktong-sakto yan sa timing natin na 10-minute mark. They can abuse the catapult timing later once nga na magkaroon na sila dito ng enough neutral item. And would give them time. Pero insane niya, no? Ngaw-ngaw din eh. Napunit. Pero dito mo si Storm, mamaga. Babak na siya ngayon. Ay, napatingin ako. Sabi ko, from 400 yung HP niya, biglang bumaba ng 160. Sabi ko, baka mapatay pa. Sight nga din naman. Pero feeling ko naman, titipi na lang siya dun sa may magaganap na laban. Rage God, sustaining on the bottom lane. He's got that bottle para mas masustain niya nga yung kanyang bottom or yung off lane nila. Pero 10-minute rune, 5-5 is the score. And surprisingly, Exe pa yung merong 2K gold advantage. Hindi, dahil yan sa ano? Dahil yan din dun sa kill kanina, yung magandang kill dun sa Storm Spirit na magandang farm. May magandang farm yung Storm Spirit eh. So, medyo mataas yung kanyang ano dun. Yung kanyang bounty, kumbaga yung bounty kill, diba? So, napaanga talaga ng X yun. Pero I think, kaya pa naman ng, ano, ng Alpha yan. Hindi naman ganun kalakihan yung kalamangan yan. Yeah, isang clash lang to, take 2 kills, technically, mababawi mo na yan. Pero, hindi din naman birong team tong Alpha, mga kaibigan. They are the champions of Lupon Cup. Sa ating first ano yun, first month ng Lupon Cup, tama? Sila yung nag-champion. Pero ito, Nando, Ginoo. Pero Nando, mga kaibigan, there's gonna be the Stampede committed as well. But Storm, bumiyahing malayo-layo mga kaibigan. Ito nga po ngayon nakapag tigay naman ng spirit. Napalayo itong si Yowie Godfather will fall in exchange of this dead prophet. Napakaganda nun. RR, pwede pa makuha. 2-for-1 trade. Mukhang pulasan muna yung execration. Hindi na nakapag-ulti dito si BDC. Nakapag-swash. Bakal din naman double kill. Pero kay Titania at itong si Centaur naman ang kanilang isusunod mga kaibigan. Mukhang pwede na siyang madalip. Pero apat kasi yung umahabol. Though it's gonna be too deep. Hindi na nila i-go yan. While that's happening, Palos is just pressuring the mid lane. Better yung nangyari para sa execution. They've opened the jungle. Pero gusto ko doon sa teamfight na yun is yung pag-res dito sa taas is pag yung responde nung Mars on point yung ano yung kanya arena of blood, nahuli niya doon si Yowie. And for Yowie kasi syempre big catch yun for the side of Alpha Esports, diba? And I think mapapababa sana yung kalamangan doon, pero nakakuha nga kasi ng Tora etong ano, etong execution sa gitna. Pero I think that's still in favor of Alpha Esports. Alpha, in terms of kills. Oh, shoutout pala kay diba? Boss Kimo. Ha? Napakaganda. Sabi nga niya dito, malupit yung sponsor ni Nando na page. pag pinunta mo kay Nando, Kimo Almighty. Yan, Nando. That, Kimo Almighty. And like nyo na rin yung page ni, no, ni Boss baka Kimo. Naman, diba? Mga sir. Kimo Almighty lang, saka lang, mga kaibigan. Katulad yan ng pag-like nila doon Lupon WXC doon sa Kumu, diba? Lupon WXC doon sa Lupon Cup. Ayan. Pag nila, ano, ganun yung dapat yung pag-like nila doon sa page ng Nicky Molmite. Damay nyo na, diba? Damay nyo na yun. Oo, tama lang. Pero RR, meron, magkaka-ult siya in 20. Pero, madi-defend naman nila dito yung bottom lane. And to think na yung Alpha nga, hindi pa nila afford mag-push ng towers kasi wala pa din namang masyadong item yung mga ano. Alam mo kung anong mahirap dito sa DP, ano, DIDP. Sa na ispatan ata yung anino niya doon. Alam mo kung anong mahirap dito sa Monkey King na position 5, yung skill build. Kasi hindi mo mapapryo, like for example, kailangan max yung Boundless Strike, kailangan max ba yung Jingo Mastery, yung Tree Dance, or I mean yung Primal, ano, Primal Spring ba, kailangan, ano, di ba? Yun yung mahirap for now. Kasi low levels eh, syempre, kailangan yung, ang priority mo doon, yung skill na gagamitin mo lagi. Diba? Of yung pinaka-importante. Sakto lang na level 2 lang yung kanyang Jingo Mastery.
just so that they can have the sustainability. Ano lang, 3-2-2. 3-2-2-1. Yun yung skill build dito nito si Tropa. But while that's happening, IO is close. 900 gold away. Sabi natin, 15 minutes. Oo. Feeling ko kaya naman. Kasi, ayan o. Oh, kaya na to. 1K gold away pala. 1K pwede, gold away? Oo. Oh. Kasi point booster, bumili na rin siya eh. Ay naku po, gandang silent. Sabay Stamperino, patay dito. Etong si Shadow Demon, mga kaibigan. Nakabigyan si Derp dun ah. Ganda nung ano, ganda nung pasok ni Nandun. And I think that's the dagger reveal. RR? Pero, monkey game. Ay naku po, napa-timelapse out dito si Titania. That would give them the info. Walang timelapse ito. Pero hindi nila i-go kasi mabilis lang din mag-cooldown yun eh. Mm-hmm. Diba baka mangyayari pa sila. Pero guys, like nyo na yung page namin. JBWXC, Nori in the Plan, Kim Almighty. Basic lang. Basic. Diba? Buski mo, pagtira mo, price. Hindi mo ipaprice kasi si Billy. 1M na. Si Zap. Oo nga pala. Oo. Oh. No, shout out sa bata natin, mga kaibigan. Follow nyo na yun, si Zap. Zap, no. Siyempre, PNXBet. Huwag kalimutan mag-register sa PNXBet using our code. Lupon. WXC. Smoke siguro. Tapos gawa... Ay. Pipe kaya. Nako. Ano kaya kung nagin ng item ni Nando dito? Inisip ko pipe. Nando, pipe yes. Better item. Oo. Kumpara dito nga sa Shadow Demon tsaka sa Storm Spirit. All in sila sa bot. And while that's happening, si Ayo nagpa-farm doon. Manalo matalo dito yung X eh. Panalo pa din sila kasi makukuha na dito ni Ayo yung kanyang Aghanims. Okay. So 4-man smoke play sila doon. Walang detection yung kalaban. Maispatan nila si Yowie. Kita mo si Ayo. Si Ayo nag-aabang lang. Siguro mag-relocate siya kung saan, mga kaibigan. Tinalo na nga nila dito ngayon itong si Tropang Yowie. Pero there's gonna be the bounty being taken. Cox fall down, fell down first. Titania na one mega kill streak. RR might be taken away. Timelapse na ibigay pa dito nito si Weaver. Kasi alas sinusubukan yung tumakas. Kasi alas nabibigyan siya. Pero double kill pa para dito nga kay Weaver. 2-for-2 trade lang naman yung naganap. But there's gonna be the stop. Very beautiful by Nando. Ta mga kaibigan, isipin mo yon, 4v5 to me 3v3 pa sila mga kaibigan. Eto na, nabigyan naman dito ngayon ng setup itong si Pangolier. Pero will Pango be able to escape? No. Pero si Io nagpa-farm pa rin. Nagpa-farm in safe. Okay na safe lang. Aganim scepter na yan. Doon sa teamfight na yun, para sa akin ang maganda ginawa doon si BDC at saka si Nando. Hindi dahil lang yung basta doon sa kin na yun, kasi naluwang nila si Weaver. Yung Weaver na habulin si Nando kasi hindi pa napatay ni Titania yung ano eh, yung Weaver doon sa loob ng arena, 'di ba? May mga casualty naman doon sa loob ng arena. Yes. Maganda rin ang ganda nung pagpasok nung ano eh, nung yung Mars eh, 'di ba, ni Homer eh. Pero yung main ano doon is dapat mga dalawa tatlo na yung patay doon and hindi pa nila napatay. So what Nando, ang ginawa ni Nando is hinatak niya while si BDC naka-set up na pala. Parang nakaabang na yung vector nung swashbuckle na alam na ni Nando kung saan mapupunta yung Weaver. Mm. Kaya sakton-sakto eh, na pag-stamp niya, pak! Sakton lapag. Biglang sinundot nung swashbuckle. Though napatay din dun si BDC. Diba? So, kaya nga dalawa, lang, to be exact. Pero that's Weaver na mega kill. Yun nga lang, oo. Diba? Kasi yung bounty nun, yung 'di ba yung presyo, yung pinaka gold na makukuha nung makakapatay kay ano, yun yung importante. Anong, mapipigilan mo yung kill streak. Ano level 15 talent ni Ayo? Sorry. Check tayo. Spirit max range, max 10% range. Life steal. Tapos 60. Plus 60 damage sa level 20. Ayun na, Aliyah fell down once again. Minus 1 po dito ngayon yung alpha. Pero ngayon, ano na, if a 5v5 na nila to. Oo. Kasi hindi infinite na, yan eh. Aghanims na, pero nasibat na nga dito ngayon itong si Tropang RR. Nakipag-trade lang naman post 5 for a post 5. Pero gusto ko lang i-point out yung exit doon kanina. 4v5 sila. Pero, gandang space na bigay kay Ayo. Nakakuha sila ng tatlong important kill. Dalawang core yun, Storm tsaka Weaver. Oh, wait lang diba? Ha. Yun, direct, yun. Direct, nag-end tayo. Naka-record naman to, di ba? Ayan. So, ayun nga, mga kaibigan, 4K gold lead held by Execration. Shoutouts to Team YouTube. Share nyo na ating stream. And syempre, don't forget to like the YouTube and subscribe. Okay. Pero Heart of the Rask dito nitong Season Tour. I-max na yan, mga kaibigan. And ito, lalaban na nga sila dito, mga kaibigan. Talpaka na daw. Talpaka na, mga kaibigan. At si Nando, he won't go for the pipe.
instead he'd go for the Art of Tarrasque nga, gaya na sabi natin. Which is good, para matagal siyang mapapatay or tatagal siya sa team fight. Diba? Mm-hmm. That would be great. Laki na rin ng ano. Hindi, may item na kasi si Palos. May Aghanim Scepter na kasi, kaya nagtataka ako. Sabi ko, bakit 4K pa rin yung kalamaan ayun na dito? Ayun. Ay, may panguli. May pang-spooted tamang sibat, mga kaibigan. Yung unggoy mabibigyan. Eh, RR. Mukhang kulang sa siomay ni, ano, ni Ate Michelle. Kulang sa siomay, ha. Ayan na nga. Ano doon? Ang galing ng ni Derp doon. Parang nung ni Shadow Demon. At nakahuli niya. Naispatan nila yung unggoy. Oo, pwede mo palang targeting sa puno yun, no? Yippee! May, tapos malalaglag. Ako po. Okay. So, anyways. Alaban ba sila dito? Napapinsmoke nung task. Tapos hindi sila nag-go. Parang nagkahiyaan sila. Though, ito na nga. Pwede silang lumaban na sa ngayon, mga kaibigan. Pero BKB ngayon, itong si Mars, ipinap na. Actually, yun yung next item, sorry. Yun yung next item dito nitong si Mars. Napastampid si Nando. Mm-hmm. He got baited so bad. And that would give the info sa Alpha. Na wala na stampid. Pwede tayong lumaban. Pwede sila lumaban. Even sa Rosh Pit, pwede sila. Mm-hmm. Eh, may arena naman sila eh. Diba? Ultimates are up for Alpha Esports, kaso baka nadala na ito eh, kasi kanina ganun yung mga common mistakes nila, yung mistakes nila nung first game eh, yung pag-take ng Rosh. The dagger now completed for Bangulier. Okay. Yung Alpha, no, na 2-0 nga pala sila na Reckoning. Okay. Ah, maganda yung laban na yung kanina. No, close fight na close fight eh. Kaso, Mars nga, pa-BKB pa lang siya dito, si Yowie naman, he's the bottom. Sitting at the bottom dito sa ating mga cores, net worth. Mm-hmm. Pero, we all know, kailangan lang naman dito nitong si Yowie would be his exorcism so that they can take objectives. Mm-hmm. Which is ito. Yeah, nga. Go for the tier 2. Paubos na yung kanilang kaya, eh. Hindi maabot. Ano sana eh. Kung mas maaga-aga yung decision nila dito, let's say, mga papasok pa lang ng 18-minute mark, tapos mapupush nila to, makukuha nila yung output. Ay, naku po, ayun na nga mga kaibigan, patay na nga. Itong si Yowie, medyo masama yung ginawa niya dito ngayon. Kaso nga lang itong si Pango, di pa makakata kasi na RR. Nagpapanggap lang naman na onup. Ginawa na nga po niya dito yung Wukong's Command. And Taskar might fall, ayaw with the relocate. Hindi niya mabutod yung ngayon itong si tropa nating Taskar. Pero siya pa yung mabibigyan. Palos na nga. Nabigyan na dito nitong si Cox. And medyo kaki play yun. Para dito sa execration. Kita dito siya, no? Ang ganda ng ginawa nila doon. Hindi sila nag-focus sa ano, doon sa ibang heroes ng XM maliban kay Yowie. Kasi si Yowie yung magpo-push eh. And siya yung nasa may frontline. And yun nga, since na-focus pa sa dito ng Alpha Esports, makumbaga pag nakuha natin to, ADG na, pero okay, Cox got taken down there by Nando. Good kill. They badly needed a trade. Mag-heart pala si Nando. Yep. Yun nga yung pinuntout natin kanina na hindi siya mag-go sa pipe. Pipe, no? So, bagay, ang problema niya lang naman dito would be si Storm tsaka si Shadow Demon. Pero yung damage kasi coming will come from Weaver tsaka si dalawa pala Mars. Naka-heart yan pag nagkataon. Si Io mag-heart din eh. May ang konti. So, pakunatan ng labanan. Patagalan sa teamfight. Pero Nando, malayo-layo pa. Ang makukuha niya pa lang dito would be yung ano eh. Yung River. Messerschmitt's River, mga kaibigan. Pero Aliyah, disruption on Nando. Undi. Ayan. Pero relax muna tayo, mga sir. Alpha. Just farming here. Mag-BKB naman na dito itong si Mars. Malapit-lapit na. Hindi ko alam is ano yung magiging item choice dito itong si MK. Will he go for utility item? Pwede mag-utility. Utility na lang din. Basta, ayan lang yung maipap sa, ano, yung mga position 5 na, ano. Will they give this to you, eh? Yep. Binigay na nga dun sa bata, mga kaibigan. Kahit 13 and 17 score natin, the gold lead still favors execution. Given that Nando and Io angat dito compared kay Storm and kay Death Prophet. Mars. Yeah, Mars. No. Pero Cox naman dito going for the Bloodstone. Nakalab na pa uli tayo. Okay.
So, ayun nga mga sir. 13 and 17, 22 minutes mark yung ating bakbakan. Ayo, still, ano dito, progressing. Hindi pa talaga naabot yung kanyang ceiling at the moment. And, kailangan to masulit ng Alpha. Ay, ng, except though he got silenced, naputol yung puno. Pero teka lang, ito ngayon si Nando. Papasok na, pagandang stun, makukuha nila dito. Agad itong si Coxie won't be able to give any pressure. There's gonna be the snowball to save himself though. Titania with that ulti to escape. Munti ka na siya dito ngayon, pero wala kami pakisayo. Ito na lang ngayon, si Shadow Demon, bibigyan namin. That's gonna be 4 for non-trade. And this is an opportunity for Execration to get and push out the tier 2 middle tower. Opening up the jungle area of Alpha Esports officially. Ang ganda ng stun ni Nando. Plus yung double edge niya ron. And at the same time, nandun din si ano, si Palos na anong level ni Palos? Yes, 17 pa lang yan. Pero yung continuous damage siya ipoprovide nung Wisp, anong mga maliliit na yun, eh Diyos ko po talaga, nakita mo kung paano tumulo yung buhay. Tapos may backlines, may sumusundot pa sa'yo na swashbuckle. Kaya nalusaw yung Alpha doon. Napakaganda ng mga ano noon, execution ng play. Hindi lang 'yun. Yung span na 'yon na ni-relocate ni Ayo. Swak na swak. Hindi niya kailangan mag-DP papunta sa mid just so that he can help out. Balik siya sa bot. Kumbaga nag-drawing na lang si RR ng ano doon eh. Ng hanggang dito lang kayo ha. Kaya niya na ilagay yung Wukong's command doon eh, 'di ba? Medyo na late and since na stun na hold or na disable nila yung ano eh, yung Mars. Mm-hmm. Eh hindi nakapaglagay agad ng Arena of Blood para ma-zone out yung X eh. Alay, naputol nga yung puno agad. Nagpunapap na naman yung smoke. Ayan na nga ngayon si Yowie. Patay na naman yung mga kaibigan. Napagod na nga dito ngayon itong si Yowie. Mga chong, makukuha yata nila yung kailangan nila makuha na si Bat na nga dito. Itong unggoy, pagbaba ni BDC, patay pa siya. And just like that, Titania galing a double kill and Alpha Esports retaking their momentum now, having the chance to finish off this Roshan. Pupuesto pa lang yung Execration doon. Naunahan agad sila ni, ano, ni Titania. Napakaganda. And at the same time, walang relo. Walang relocate, walang tao, exorcism. Diba? Kaya, kaya nilang lumaban doon sa teamfight. And at the same time, ang ganda ng pwesto nila, nandun sila sa rush pit, so hindi na sila magta-travel ng malayo. Diba? Yuppie. Yun na yun. Yun na yung info nila na wala yung dalawang core. Ay, wala yung isang core na pang teamfight. So, bakit tayo matatakot magkuha ng Roshan? Kasi si Nando and si Purge lang wala. Ayo. Wala naman din silang magagawa diyan. At saka hindi makaka-team fight dito yung X for the ano, for the meantime, remaining 4 minutes and 30 seconds of the game. Pwede kang manage pero sugal. Kasi alam nilang may ultimate yung ano eh. May Aegis advantage ka na, may ultimate pa yung Alpha Esports. Diba? Though meron din naman sila, pero mahirap kasi dahil nga may second life yung ano. May second life yung Storm Spirit. Matatambangan to. O yung ano, yung carry, tama. Yung, Ayun. Sino to? Yung Weaver. Pero Ayo is close to getting his level 20. Yan lang ang maantayin yan eh. So wait, lalaban daw sila dito ngayon. There's the Tuskar being the target. Nasagasaan na nga dito ngayon itong si Alien, itong si BDC. Two supports might fall down from the side of Alpha Esports. But there's gonna be the quick buyback. Shadow Demon, double kill Fernando. Pero may buyback din naman dito ngayon itong si Tusk. And awkward yung nangyayari. Kasi yung Execration yung pumipilit ng laban kahit may Aegis advantage pa dito. Itong si Titania, medyo masama yung kaganapan. But Nando, very tanky, makakapag-stanini. Itong si Weaver, mapapatay, makakomit na nga dito yung kanyang Aegis. Pero buhay pa rin naman dito ngayon itong si Nando. Ang kunat ng mukha, mga kaibigan, buhay pa naman sila. Pero Godfather, pwedeng mapatayin ng mga ghost. Pero Yowie, with that exorcism, will still fight 5v3 yung laban. Pero inaasim pa din nila. Yowie is still here. Double kill for Aaliyah. Good buyback para sa kanya. Pero BDC with the swashbuckle, he won't be able to escape. Nasapok na nga sila dito. Pero itong si Yowie, pagod na. At wipe yung Execration and Alpha Esports with the great momentum. Ayun yung sinasabi ko. Kaya hindi kayo pwedeng tumimpay for the next 5 minutes kasi matatagilit kayo. Diba? Sige, ipoporce mo yung... Kung ipoporce mo kasi yung mapap yung Aegis, good. Pero hindi kasi humihiwala yung Weaver dun sa, ano, yung sa lima. Diba? Sama-sama sila dun. Ang gagawin niyang kukuha ng objective eh. Diba? Kakasabi ko lang kanina na ulti is up. Ulti may up din yung ulti nila. Pero meron kasi yung round 2 yun. Diba? With the Aegis. Plus, hindi nagagalaw yung Mars. Kanina pa buhay yung Mars nun. Hindi nga siya halos, ano, hindi siya halos na nangalahati yung buhay.
yung Taskar lang at saka yung Shadow Demon yung nag-buyback. Yung Shadow Demon, ang ganda pa ng pwesto. Ginawa niya nung nakatago siya. Pumunta siya dun sa may ibabaw nung secret shop. Tapos naka-glimmer lang siya dun. Dun lang siya nandun. Nag-i-spam lang siya ng per-perch, nandulubog ng ano. Pero wait, good kill if ever man. Good play. Good escape. Pero naitago. Makakatakas pa ba? Nakapag-timelapse. But no, this is a great kill. Palos getting a double kill out of that one. Wait, ulo-ulo yung bakbakan. Na head to it, mga kaibigan, ha? Pero Monkey King, napunta nga dun sa may ibaba, and H-God will be spotted. He might be in danger. Napa-BKB na siya. Will they go in? Mauuna itong si Nando. Pero sige daw, sabi niya, swashbuckle papasok. H-God with the BKB, it might expire soon. Pero BDC would out, want man. To look may katabi for ba siya dun? This Mars. Akala ko may katabi siya dun, eh. Allows. Pero 20-25 score natin, Storm Spirit would just do the same thing over and over. I-clear nyo lang yung creep wave with that ball lightning. Mm-hmm. And Nando, well, siya talaga tatangkin nito since he already has Art of Taras. Diba, may Vanguard ka pa. Uy, ay baka. Ay, gusto ko yung gagawin dito niya nun, Nando. No? Ganda yan. Oo. Pambigla din talaga dito ngayon sa Mars. Tumatagundong yan, eh. Edi balagbagan. Pero kasi kahit sabihin mong may advantage dito ngayon ni Alpha dun sa teamfight na yon, hindi sila makakuha ng tower. Wasak talaga tumbungan sa ugbo dyan. Oo, and yun na. Middle set of racks opened up right away by execration. Sipin mo yun, nakakapanalo ng clash dito yung Alpha. Pero hindi sila makakonvert ng objective. Other than Roshan, other than the outer towers of Exe, wala pa silang nababasag na tier 2 tower. Nga Hindi rin kasi sila tinitigilan ng Exe. Gumagawa kasi ng gumagawa ng teamfight yung Exe. And katulad niyan na walang ulti yung Death Prophet. So parang nalulur ka ngayon na walang ulti yan, gumamit. Pwede kayo tayong gumawa ng teamfight. Pero ang dami pa rin kasing meron. Diba? And kahit sabihin mong support lang yung Monkey King dyan, basta nandun kayo sa loob ng Wukong Skuman, medyo makati talaga yan. Tsaka additional damage pa din yun. For Alpha, I think kailangan nila munang i-farm ulit saglit lang to. Get, ayan, tama. Get, neutral. Tier 3 neutral items. Ayan. Kasi malakas naman sila sa teamfight, eh. Basta may mga ultimate sila. Kuha muna sila ng tier 3 neutral items. And then wait for the next 3 to 5 minutes para dun sa next Roshan. Para makakuha sila, tapos tsaka sila uli kumuha ng objectives. Maybe one tier 2 tower, tsaka isa dun yung upper or yung tier 1 top tower. Pwede nilang kunin. Pero we were going for the Daedalus, mga kaibigan. Well, for execration naman, magbabak sila dito. Alam nila na. Ay, counter smoke. Okay. Ay, nakita na. Nakita na. Silence na pa BKB. Patay mo na yata dito ngayon itong Prophet. Nakapag-BKB naman siya dyan. Pero wala siyang exorcism na magamit. But with the Spirit, Siphon is delaying his death. But still, he'll fall down. Cox is very low. Makukuha siya nung mga espiritu ni Sulapsap, mga kaibigan. Well, that's happening. BDC with the roll-up. Tamang sagasa dito ngayon sa Ibis. Pero hindi niya yan. Matutuloy-tuloy. Pero masasagasaan ba ulit niya yung Weaver? Yun ang katanungan. Kaso nga lang, makikita, mga kaibigan, wala ka ng ulti. Pwede na siyang mapatay dito ngayon ng tropa. From the execration of the spirits is doing it, plus yung batuta netong si RR, mga kaibigan, just the tip, sabi niya dito. Minsan talaga nasa dulo ng batuta yung sakit, eh, no? Ang pagluha sa dulo ng batuta, mga kaibigan. Luluha ka talaga dun nung tumama yung batuta. Kunti-kunti na lang buhay. Hindi, tsaka nilalabanan niya, no? Nilalabanan ni Titania yung movement speed. Nilalabanan niya ng movement speed niya pa sa kuchi, eh. Kaso, sunod na sunod yung, sumusunod sa kanya yung Wisp, eh. Sayang. Sipin mo, tatlong spirito yung tumama. Tapos yung Boundless Strike lang pala yung mag-secure nung reel. Rapsy Doodles talaga. And yung execution ngayon, may chance para makakuha ng objective. Hindi man devised yung heroes nila para kumuha ng fast Roshan, kasi post 5MK to, eh. Yung objectives talaga, eh. Yung towers. Muntik pa nga sila doon, no? Mm-hmm. And eto, may ulti na naman to, so pwede umakyat yung Exe rito. Yowie, no? Mm-hmm. Kanina din kaya napatay si Yowie. 2 minutes. Hindi, mataga. Ay, hindi, pass Roshan to. Pass pawn ata to. Mga... 1:30. 1:30 possibly, or around 2. Yun yung tingin ko. Hindi, feeling ko 1 minute lang. Mm-hmm. After nitong dito 30 seconds, 1 minute lang. Kasi maaga din nakuha, eh. Maaga kasing nakuha agad, eh. Sa bagay.
Pero anyways, guys, SOD there by execution tama will now ganda. Be used up. Hmm. Saktong-sakto. Meron anto double damage ba yung meron yung ano? Si Palos? Is that double damage? Kulay platinum. Ay, nakita sila. Ayun na, yun na, naku po. Grabe naman talaga dito ngayon sa center na pandapang dagundungan mga kaibigan. Triple kill para kay Sulapsap at ayun na nga yata yung magiging ano, magiging fortune dito ng Alpha. Tatlong hero patay. Yung Weaver, yung main damage dealer dito ng Alpha is down without the buyback. And without Weaver, I think mahirap mag-depend dito. Mahirap mag-depend dito, mamimega sila. Ang ganda nung pasok ni Nandoron, and again, si Palos, parang pag nakatalon siya, tsaka ako kakapit sa'yo, and then i-tsaka niya ibang burst nung kanyang ito, spirits. Yun lang, Nando, nabigyan. Kakabati talaga. Iwan ko talaga pag gaganon, napabate, pero... Yun lang. Kaso, okay lang. Para sa kung ako ex, okay lang. Jeez. Oo, totoo. Mega. Diba? Hindi, may isa pa eh. Oo, may mega nila. Mega sila. May mega nila yan. Hindi madidepend yan. Walang Weaver eh. Wala rin shadow, di mo na makakapag-set up. Okay. So, mega creeps. At the 30-minute mark, execration officially now have the lead. And, ayun nga. Kita mo, tagal nung rushan. 2 minutes nga. 2 minutes and 30 ata. Ano pa rin ng 2:30. Pero pwede silang, ay, hindi, mahirap mag-ano, mahirap mag-roshan ngayon. Boy, yung Weaver in 10 seconds, walang ultimate yung DP. Exo. Tapos Wukong's Command lang meron sa kabila, Mars. Ah, well, pwede. Kung alam nilang, alam nila palang walang ultimate yung Mars dahil gumamit nga pala yung pinatay si Nando. Kaso, patay din si Nando. Yun kasi talaga yung ano eh. Pero pwede nilang kunin yan. Last worry nila. Shoutout si kay Roland Rivera. Pwede naman, spirits naman kasi si Ayo. Mm-hmm. Ang iniisip ko kasi, kailangan nila yung dating dito ni Nando. Crimson, okay. Retaliate damage, mga chong. Kita mo yan. Ganda, okay. ganda ng item choice dito ni Nando. Hindi niya iniisip na magiging problema yung storm, kaya hindi siya kumuha ng pipe. Oh. Instead, nagpakunat siya so he can last longer sa mga teamfight. And si Weaver naman, mag-pure damage na siya dito going for ano, Maelstrom and Crystallis. Ah, mag-ano siya, mag-deda tsaka tawag dito, Miner. Uy! Naku, dumagumpong! Ayun na, ito mo naman sabi sa'yo talaga, napakalakas ng tropa. Ayun na, may teka lang, pagbibigyan pa nila makatakas dito ngayon itong Storm Spirit. Ako, ito mo nang talaga yung Trigin, napakaliwala, pero nakulong yung apat sa loob ng arena, mga kaibigan. Sinusubukan nila tumakas, pero BKBs will now be used up. Ayo saves himself, and teka lang naman talaga, babalik pa rin naman kami dito ngayon. Ano, sinasabi mo, ito na nga ngayon si Aaliyah, mabibigyan pa, pero Weaver nyo, patay na. Palos naman dito, now godlike, catching itong Age God. Low na low si Palos, pero look at that. Palos is still alive and kicking. Triple kill is there, and GG got called by the Alpha Esports. Napakaganda nung last play natin na yun. Again, si Nando yung ano dun. May MVP ako dun, si Nando. Oo. Simula nung nagkaroon siya nung dagger, no? Yung overwhelming blink, no? Maliban pa dun sa overwhelming blink, simula nung nagkaroon siya ng dagger, lahat ng dagger initiation stomp. Niya, oo, dagger stomp, shoot lagi sa banga. Kasi parang ang nagiging combo-combo nila is once na tumalon si Nando, tsaka papasok si Palos, tapos yung spirits niya, nakasarado. Banda, sarap nun, no? Nakasarado lang, oo. So, pag nakasarado yun, lahat nung na-stamp ni Nando dun sa area nung hoop stamp, sabog. Pasasabugin talaga nung IO. And then, kung may makatakbo, which is yung nakita natin kanina, yung nangyari kay Titania, tsaka kay Weaver, at tsaka kay... Storm. Kay Palos. Kahit gano'ng kabilis yung ano niya, parang napipredict ni Palos kung saan pupunta kasi nakikita niyang tumatama. Mm. Diba? So, mapa-in or out yung spirits. Kalat ng spirits, nagbibigay ng damage, pero si Nando yung key doon, at saka ang dami niyang magagandang initiation sa mga nagre-result ng teamfight na nauubos yung Alpha Esports. Na-enable niya si Palos kasi kahit napatay dito si Yowie, nagiging target, siya yung nagiging sacrificial lamb, yes. Pero Nando is there and Palos to compensate for his loss. Pero that's gonna be our game number one, mga kaibigan. Tatlong sunod na talo na yung Alpha. Mukhang kailangan na nilang bumawi for the fourth time. They badly needed that one. So, malalaman natin na mamaya yan. Pero kami nga naging shoutcaster nyo. This was JB. This Village. We'll be right back.